Magpapatupad ng panibagong taas singil sa kuryente ngayong buwan. Paliwanag ng Meralco, hindi naman gaanong malaki ang itataas dahil hindi na rin o dahil na rin sa pagmura ng generation at transmission charge. May ulat si Patrick De Jesus. Umaabot sa higit 9,000 piso ang bayarin sa kuryente ng pamilya ni Mary Grace. Bukod kasi sa appliances sa bahay nila, gumagamit rin ng kuryente ang kanilang mga negosyong karinderya at videoke bar. Ngayong Hunyo, inaasahang tataas pa ang bayarin kasunod ng ipatutupad na panibagong dagdag singil sa kuryente ng Meralco. 42 centavos ang karagdagang singil sa kada kilowatt hour o katumbas ito ng 84 pesos na pagtaas sa bill ng mga customer na abot ng 200 kilowatt hour kada buwan ang nakonsumo. Kaya ang mga gaya ni Mary Grace, kailangan munang maghigpit ng sinturon. Ngayon po dahil po sa tumataas, nagbabawas po kami ng mga ginagamit naming kuryente, ganun, para makatipid kami. Kahit sabi mo 42 centavos po, mabigat pa rin po dahil nga po sa hinari ng benta ngayon. Kaya po todo tipid talaga kami ngayon sa kuryente. Paliwanag ng Meralco, ang bahagyang dagdag singil ay dahil sa pagtatapos ng implementasyon ng distribution rate through a refund sa kanilang residential customers na nagsimula noong March 2021. Itong bahagyang pagtaas po na ito actually ay na-communicate na po namin ni Larry din sa inyo nitong mga nakaraang buwan. At I am sure na anticipate na rin po sana sapagkat paulit-ulit po namin itong sinabi na nung nakaraan nating mga talamitam na asahan na magiging epekto ng pagtatapos nitong naturang DRTU. Pero sabi ng Meralco, mas napababa o napagaan ang dagdag singil ngayong buwan dahil na rin sa pagbaba ng generation at transmission charge. Natugunan din anila nito ang dagdag singil mula sa Wholesale Electricity Spot Market, OSM. Ibig sabihin, bumaba yung bili namin sa mga generators habang may 4 centavo decrease naman para dun sa transmission charge. Itong pagbaba po ng generation charge ay dahilan sa mas mababang singil mula sa mga power supply agreements po ng Meralco at gayon din po sa mga independent power producers o IPPs. Ngayon namang pagsisimula ng tag-ulan, nagpaalala ang Meralco sa ligtas sa paggamit ng electrical facilities at appliances, lalo na sa mga lugar na binabaha. Patrick De Jesus para sa Bayan.